Hello guys, this is Benji Palaron Jr., your trusted licensed real estate broker, digital marketer, and entrepreneur. So ang ating topic ngayon is one na mahalaga sa atin right now na sa quarantine. And alam natin ano yung mga nangyayari ngayon. No work, no pay, walang lugi sa sweat o lugi sa hanap buhay, wala tayong hanap buhay ngayon, and wala tayong kita. And honestly, ako wala rin akong kita. So sa video na ito ay i-explain ko sa inyo ano ba ang halaga ng isang emergency fund. And itong emergency fund na ito, nakatulong to sa akin ng maraming beses. Pagdating sa negosyo, sa aspeto ng mga problema sa family, and saan ako kumukuha ng mga resources ko. Kung gipit ako pagdating sa pagbabudget. And nakatulong ito sa akin. So, maganda yung topic natin. At saka, marami kayong matutunan dito. And I'll provide you what I learned and I share ko yung mga experience ko. Dahil ginawa ko to, itong paghahanda ko sa emergency fund namin pag-asama. So guys, before I give this information for you, please, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click ang bell button para meron kayong update sa aking mga video. So, ano ba ang halaga ng emergency fund? So, usapang pera. Alam ko, ito yung masakit sa puso, minsan masakit sa ulo, ang usapang pera. But since I am a negosyante, nag-start rin ako sa wala, at nag-start rin kami sa paunti-unti, at nagkaroon rin kami ng kita sa aming past na ventures sa negosyo, and natutunan ko ang emergency fund sa isang seminar or financial seminar na kailangan mag-build ka ng emergency fund kung habang bata ka. Kasi hindi naman tayo mga bata at tumatanda tayo. So, ano ba ang halaga ng emergency fund? At ano ba ang emergency fund? Okay. So, una, ang emergency fund ay an emergency fund is money you set aside for when an emergency happens your world and you need money to do what needs to be done. Okay. Kaya nga tinawag ng emergency fund, ginagamit mo lang tong pera o tong fund na to kung emergency. Ano yung mga emergency na yun? So, honestly, we live in uncertain times. Yan. Hindi natin alam ano yung mangyayari sa hanap buhay natin sa future. Pagaya ngayon, we're quarantined. Wala kang hanap buhay. Diba? Wala kang kita. Honestly, ako masakit. Dahil kasi, masakit. I lost some transaction. Or pending yung transaction ko. Yun. Hindi naman talaga lugi. But, hold lahat ng hanap buhay ko. Diba? Hold lahat ng transaction ko. But, buti na lang, I learned this in early stage of my life. Na, inayos ko ang emergency fund ko. So, ang emergency fund, kinukuha ko yan. Ngayon, ginagamit namin yung emergency fund namin na inipon ko at ng asawa ko. Kung anytime wala kaming kikita, doon kami humugot. Hindi namin ginagalaw yung iba namin funds. Okay? Anong dapat malaman sa isang emergency fund? It's not your daily expense fund. Okay, iba yung tinatawag na daily expense, yung araw-araw na kita mo. Or gastos mo, hindi kita. Gastos mo. Ang emergency fund, itatabi mo to. Dahil kasi kailangan magtabi ka ng 3 to 6 months ng total living expense mo. Okay. Kailangan yung kung ano yung gastos mo. Iba, kung gastos mo per month is around 20,000 or 15,000, ita times 6 mo yan. Okay. Para alam mo na ito yung kailangan kong pera para meron akong
panggalaw or daily expenses kung hindi ako kumikita, kung wala akong trabaho, kung nagkaroon ng problema sa household or walang ka ng bilang kita. Ganon. And thirdly, dapat ang emergency fund ay madaling kunin. Liquid daw siya. Ayan tawag dyan. Dapat liquid. So marami kang dapat madali mo siyang kunin kung in times of emergency. Ayan. So mas maganda isave mo sa isang bank account at ihiwalay ito sa iba mong bank account. Kung meron kang bank account para sa savings sa anak mo, yun. Kung meron kang bank account sa health nyo, yun. Meron kayong bank account sa negosyo nyo, yun. Iba rin yung bank account ng emergency fund. Which is, hindi nyo gagalawin yan at gagalawin lang yan kung meron kang emergency sa mangyari. Para hindi maapektuhan yung ibang pang funds or ipon. Okay? Ako, honestly, nagawa namin yun, a bit disciplined and pagka-frugal namin, ang frugal na natatawag yan, medyo hindi kami yung mag-arbo ng hanap buhay namin. Simple lang kami, ano lang yung kailangan bilhin. At so, minsan, i-reward lang namin yung sarili namin through our success. Yun lang naman yung key para makapag-ipon ka. Okay? Kung mababaw yung sweldo mo, yeah, you have to sacrifice. But mas maganda meron kang emergency fund. Dahil ito, nakatulong talaga sa akin. And right now, corona. Quarantine ako. Wala akong kinikita. But ngayon, lahat ng gastos ko ay na-absorb ng emergency fund. Kasi I believe, after this, sana matapos na rin itong ating challenges dito, yung coronavirus dito sa Metro Manila. Eh, after the lockdown, makakabawi kami kahit papaano. Sana buwan namin. Yun. Okay? Or kung hindi pa naman matapos at tumagal pa siya, hindi natin kasi alam eh, meron akong panggalaw na maghanap ako ng option para sa isang hanap buhay na pwede kong pasukan at masuportahan ko yung family ko. Yun. Ano ba ang mga reason or need ng isang emergency fund? Ayan. Una, ang emergency is protect your savings. Kung nagbabayad ka ng debt or utak, you're trying to pay your debt. Ba, may emergency fund ka at nagbabayad ka ng credit card. At ako, mayroon akong credit debt. Honestly. Kasi iniikot ko yung credit card sa negosyo ko or some other expenses. Hindi ko ginagastos yung pambayad ko ng credit card. Ngayon, ginagastos ko lang yung emergency fund ko ngayon. Yun yung nag-absorb ng daily expenses ko. Like the food namin na binibili namin every linggo. And yung, yun naman eh. Kasi, di naman ako maalis ngayon. Pang gasolina, wala, di naman ako maalis. Maari yung mga laba lang sa laundry, mga necessity, yung mga food, yung pag laundry, saka yung konting pambayad sa kuryente, tubig, and internet, kasi nabayaran natin yan. And huwag nyo rin kalimutan, hold sila, extend na ulit ng 30 days ang pagbabayad ng utility. Okay. You just started budgeting. Okay. Yan. Nakakatulong ang emergency fund. Kung may emergency, tapos nagpa-budget ka, tapos biglang mayroong dumating na problema sa buhay nyo. Or huwag naman, sana. Diba? Nagpa-budget ka ng pagkain at daily expenses mo. Hindi ito maapektuhan kung meron kang emergency fund. Dahil meron kang huhugutang pera kung may emergency. Guys, emergency to ha. Hindi daily expenses. Iba yung daily expenses. Okay. Third, you only have one income. Yan. Ako, mayroon akong iba-ibang income. Sa natutunan ko to sa one of my experience. Sa
paghanap buhay. I'll be honest with you, na yung kumikita ko ng malaki sa isang hanap buhay ko, i-stop ko yung iba kong income. Yan. Yun yung pagkakamali ko. So, nag-concentrate ako dun sa income na yun. Eh, kasi kumikita ko malaki. Kasi ang problema na yun, magka-problema yung income na yun. Nag-stop. Yun. Hindi na, naroon na mga bad decisions, nagkaroon kami ng mga problems, like yung mga sa online, kasi hack yung account namin, yung isa naming page, so we lost our sales. Ang nagproblema na yun, yung kitang yung bumaba, at hindi ko mabayaran yung mga suppliers namin at the time. Buti na lang, may emergency fund ako na kasi para gumalaw kami. So, kung isa lang income nyo sa paghanap mo, no problem naman kung isa eh. Kaso sa akin kasi, rule ko kasi, dapat 2 to 3 yung, ano, yung source of income nyo. You cannot rely sa isa lang. So, kung isa pa lang yung income nyo at may emergency fund ka, at merong mangyari dun sa income mo, baka kung nagtatrabaho ka na wala ka lang trabaho, nagkaroon ng retrenchment, meron kang emergency fund na panghugot mo, 6 to 6 months yan, so makakagalaw ka at makahanap ka ng ibang trabaho eh, kasi meron ka pang pangapat, if you are self-employed or a contractor, yun, sinabi ko sa inyo yung story ko. Ako ay self-employed. May mga deals ako sa real estate. May mga deals ako sa online. Sometimes, hindi naman puro panalo ang deal namin eh. Minsan, talo nga eh. Minsan nga, gumastos na ako sa isang ganitong deal, hindi pa bumabalik yung pera. So, minsan delay yung kita. Yun. Doon mapasok yung emergency fund. Dahil nasasalo niya yung expenses ko at that time. At kung kumita na ako, i-re-replenish ko yung emergency fund ko. Yun yun. Tapos hindi ko nagagalawin yun. Yun. Okay guys, marami sabi, eh nag-invest ako sa stocks eh. Pwede ko kunin kung may emergency fund. Kung yan ang emergency fund ko. No. Dapat wag mong gastusin yung investment mo. Yung tinatawag mong portfolio income mo na tinatawag. But kung hindi nyo itingnan yung mga about portfolio, I'll provide you another video about that para mayroon kayong additional information or matututunan dun sa sinasabi kong investment. Hindi siya scam ha, legal siya. Okay, if you have your home, okay, ang emergency fund, pwede mong gamitin ito kung meron kang sariling bahay or condo, sa amin, condominium. Bawa, marami akong ginagastos at may nasira, imbawa, nasira yung tubo ng tubig, hindi namin magamit yung lababo or yung shower. So, nabutas yun. Eh, at that time, wala kaming mabayaran dun sa mga materyales. So, pwede hugutin mo yung konti lang ha, huwag nyo ubusin lahat. Yung emergency fund nyo para dun sa mga fixtures. Kung ganun ang sitwasyon nyo. Kung meron naman kayong enough money for that, nababayaran mo yung mga fixture, kung nyo galawin yung emergency fund nyo. And next, if you have medical issues, yan. Right now, ako nagpapasalamat ako, wala kaming sakit ng mag-asawa, healthy kami ngayon ni wifey. And ang maganda lang sa iba, it can help kung ipit ka sa mga gastusin at nagkasakit ka, meron kang hugutin. It's kind of a backup support nyo pagdating sa ano. Kaso mas maganda, meron ka rin yung tawag na insurance para what happened to you or health insurance para kung ano nangyari, nagkasakit ka, maaaring yun ang hugutan mo ng pera. Kung wala ka namang insurance, yung emergency fund. But it's limited yung emergency fund. Kasi iba yung gastos kung nagkasakit ka talaga. Kaya, health is wealth, sabi nga. And, if you have a saving goal, yan. Ako kasi, Ilocano ako. Yan. Ewan ko lang, na-train ako mag-ipon ng father ko. And,
very frugal ako. Eh, minsan nagagalit ang asawa ko pagdating sa pagiging frugal ko. Hindi ko ni-reward masyado yung sarili ko, hindi ako na-indulge ng ano. Because I know kasi yung hirap ng buhay. I work when I was 18 and I know what is meaning of hard work pagdating sa nagtatrabaho habang nag-aaral. Ginagawa ko yung dati as working student ako noon. And nakita ko yung hirap ng buhay. Na yung ano yung pinaghirapan mo na isave mo para sa ano mo. Ang maganda dito, if you have emergency fund, tapos mayroon kang savings, may travel goals ako. May personal gadget goals ako. Kasi ako, mag-gadget ako, honestly. And bumibili talaga ako ng PC for my YouTube and my gaming. Nire-reward ko sometimes camera, yan. Kaya kasi nga gumagawa ko ng mga videos. Yun yung mga saving goals ko. Yan. Yung travel goals na yung mag-asawa. So, kung ba, may nangyari at merong na, huwag naman sana, kung meron lang problema, maring makahubot ko ng savings, ng emergency fund ko towards kung may mangyari problema. So, hindi maapektuhan yung mga funds na gano'n. Kasi, para prioritize mo. Makokontrol mo yung cash flow mo. And if you live far away from the family. Actually, mga Filipino ay tradisyon yung pamilya, dikit-dikit, pamilya, magtutulungan. But, ganun ako dati. I'll be honest with you. But ngayon, I cannot rely with my family pagdating sa mga personal problems ko, even my negosyo, or even my personal mga challenge ko sa buhay. Kasi, yung family mo, andyan tutulong sa'yo. O, mag-encourage sa'yo. But, sa beses yan, draw beses. But, kung mga malaking problema na, you have to rely to yourself. Well, huwag nyo sabihin na anti-family ako. Hindi ako anti-family. I'm pro-family. But, don't rely always to your father or your mother, your brother or sister. Yan yan. Kasi, mahirap kasi, lagi mo siyang rely, may sasabihin sa'yo. Yan. O tutulungan ka niyan, isang beses, dalawang beses. Kung sobra-sobra ka na nagtulong, hindi ka na tumatay sa sarili mo, baka sabihin nila, ano ka na, usap ka na. Kaya ako, I don't rely to my, I stand on my own, I face my challenges. If I decide nagkamali ako, it brings with me. And that's a lesson to learn. And, mas maganda yun, na nakikita ng family mo na kaya mo sarili mo. Kaya mo yung narap mo. Dahil natuto ka tumayo sa sarili mo. Maganda yun, di ba? Sarap pakinggan yun. Kaya, kung ikaw lang mag-isa at nakatayo ka sa sarili mong paa at nakakaya mong kumita, dapat ikaw pa, kung nagkasakit ka, wala ka rin kita, ikaw na lang mag-isa, di ba? Eh, kung wala ka pang, kung yung family mo nasa Davao, mahirap naman, tatawag ka pa para kumuha ng pera doon sa kanila. Kung meron kang emergency fund, maagad mo siyang kumuha agad para ang gastos mo. Yun. Yun yung maganda sa benefits ng emergency fund. Yan ang masabi ko, yung mga sitwasyon na ganun. Dahil kasi na-experience ko itong mga sinabi ko sa inyo. And I hope may natutunan kayo dito sa video na ito. Dahil ngayon, we're in quarantine. And alam ko, wala tayong kita. Masakit yun. But we know, kaya natin to. I believe kaya natin to. Kaya natin malampasan to. And please, stay home. Stay lang sa bahay para hindi na tayo magtagal tong lockdown na to. Dahil kasi mahirap na kung pasaway tayo sa gobyerno. Tulungan natin ang ating gobyerno para masuko ang COVID natin. Okay guys, so I'll end this video. So huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa akin channel and press ang bell button para may update kayo sa akin.
video. And if you have comments or suggestion, I encourage you to comment below and we will answer it. Okay, guys? So, see you to the next video, guys. And thank you very much. Bye, guys! Thank you so much for watching. See you again on my next video.